Halos lahat ng tao sa buong mundo ay may kakayanan ng gumamit ng internet, lalo na't paunlad ng paunlad ang teknolohiya. Marami naman ang magandang dulot nito, lalo na sa larangan ng komunikasyon. Dahil dito, mas madali nating makausap o makamusta ang ating mga mahal sa buhay. Gayun din, mas mabilis nakakarating ang mga balita o anumang pangyayari sa iba't ibang sulok ng mundo. Ngunit, sa kabila ng kabutihang dulot nito, mayroon ding negatibong kinahinatnan ang paggamit nito. At ipapakita nga sa kwento natin ngayon ang isa sa madilim na parte ng paggamit ng internet o ng mga social media na naging daan ng isang serial killer upang maisakatuparan niya ang kanyang kahindik-hindik na krimen. Miles Crime Story. Hello everyone, ako nga po pala si Myla at welcome sa aking channel. Sa aking channel ay isasalaysay ko ang mga true crime story na nangyayari sa buong mundo. Kung gusto niyo po ang mga ganitong kwento, ay help me to like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Si Takahiro Shiraishi ay inilarawan bilang isang payat at tahimik na bata sa kanilang paaralan. Ipinanganak siya noong October 9, 1990 sa Sama, Japan, kung saan nanirahan siya kasama ang kanyang mga magulang at isang nakababatang kapatid na babae. Sumali siya sa isang baseball team noong siya ay first year high school at sa track team naman noong siya ay tumungtong ng second year. Bagaman ang kanyang mga marka ay average lamang, siya ay isang masigasig na estudyante na hindi kailanman nag-absent kahit isang beses sa kanyang mga klase. Si Takahiro at ang kanyang mga kaibigan ay may kakaibang hilig. Mayroon silang isang laro kung saan sila ay nagsasalita ng pasakal sa isa't isa hanggang sa halos maubusan na sila ng hininga. Para sa kanila, isa lamang itong katuwaan. Dahil nga sa ganitong uri na ng tao si Takahiro, ay masasabing pangitain na ito ng maagang sinyalis ng pagiging red flag. Sa isang panayam sa Fuji TV Network, isa sa kanyang mga kababata ang nagsabi na minsan nawalan ng malay si Takahiro sa larong ito. Nang tumungtong ng high school si Takahiro, nag-divorce ang kanyang mga magulang at nagsimula nang magbago ang lahat. Umalis ng kanilang tahanan ang kanyang ina at kapatid na babae. Naiwan naman siya sa kanyang ama. Pagka-graduate niya ng high school noong 2009, nagsimula na siyang mag-part-time job sa isang supermarket. Nagtrabaho siya dito ng 2 taon. Pagkatapos noon, nagsimula na siyang pumasok sa kakaibang trabaho bilang isang scout sa Kabuchiko District. At ang trabaho ni Takahiro dito ay ang anyayahan ang mga kabataang babae na magtrabaho sa mga club na kanyang pinagtatrabahuhan. Nakadalasan, ang kanilang nagiging trabaho ay ang pagbibenta ng aliw at paggawa ng makamundong pelikula. Ang kanyang pakikibaka mula sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang hanggang sa kanyang hirap makahanap ng maayos na trabaho, pati na rin noong binigyan siya ng suspended prison term dahil sa kanyang trabaho bilang isang scout, ay talagang sumira sa kanyang buhay. Sinabi niya sa kanyang ama na nahihirapan na siyang hanapin ang kabuluhan ng kanyang buhay. Ngunit, sa halip na pumunta sa ruta ng pagkitil ng sariling buhay, ay mayroong natuklasan si Takahiro na isang paraan upang matupad ang kanyang pinakamadilim na hangarin sa pamamagitan ng pagbaling ng kanyang atensyon sa Twitter. Gumawa si Takahiro ng 2 account na may pangalang Gusto Ko Nang Mamatay at isang A Professional at Hanging. Sa unang account, ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang biktima at naghahanap ng isang taong makakasama sa kanyang pagdurusa. Sa unang post, sinabi niya na gusto kong kalimutan ang lahat at pati na rin ang gusto ko nang mawala. Sa kanyang pangalawang account naman ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang propesyonal sa pagtulong sa mga tao na nais wakasan ang kanilang buhay. Sinasabi dito, gusto kong ipalaganap ang aking kaalaman sa pagbitay.
Gusto ko talagang maging pinagmumulan ng lakas ng loob para sa lahat na nagdurusa. At kung wala ka nang mapuntahan, ay kumonsulta ka sa akin. Talaga namang nakakuha ng atensyon sa maraming mga tao ang kanyang ginawang mga account. At di nga nagtagal ay nagkaroon siya ng maraming followers sa kanyang mga account. At mula roon, natagpuan niya ang maraming kababaihan na desperado ng tuldukan ang kanilang buhay. Ayon sa kanyang kapitbahay, siya ay malapit sa kanyang ama at madalas siyang tumutulong sa workshop kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama. At madalas silang lumabas para kumain at uminom. August 2017, isang araw, sinabi niya sa kanyang ama na nais niyang bumukod ng sariling tirahan dahil siya ay may kasintahan na. Ngunit ito ay gawa-gawa lamang niya. Agad siyang lumipat sa isang 13.4 square meter na apartment na ngayon ay binansagang House of Horrors na di kalayuan sa tinitirahan ng kanyang ama. Ang kanyang ama ang nagbabayad ng kanyang inuupahan na nagkakahalaga ng 19,000 yen sa isang buwan. Sa isang maliit na apartment na ito, magaganap ang kahindik-hindik na mga pangyayari. August 13, 2017, ang 21 taong gulang na si Mizuki Miura na unang nakilala ni Takahiro sa social media ay sumang-ayon na makipagkita sa kanya ng personal. Ngunit, nang araw na makipagkita ito sa kanya ay may kasama itong isang kaibigan na 20 years old na si Shugo Nishinaka mula sa Yokosuka City. Nagkita ang tatlo sa park at napagkasunduan nila na mag-inuman. Dahil nga sa may kasama si Mizuki nung araw na iyon, di niya nagawa ang kanyang maitim na balak sa dalaga. 6 na araw matapos ang kanilang unang pagkikita, August 19, humiram si Takahiro ng 510,000 yen mula kay Mizuki. Sinabi niya dito na kailangan niya ng pera para pangbayad sa kanyang rerentahang apartment. Ngunit ito ay gawa-gawa niya lamang dahil meron na siyang inuupahan na apartment na binabayaran ng kanyang ama. Nangako siya na babayaran niya ito kaagad. August 21, umalis si Mizuki ng kanilang bahay upang makipagkita kay Takahiro upang kunin ang bayad nito sa hiniram niyang pera. Bago ito umalis, nag-iwan ito ng sulat para sa kanyang pamilya na mawawala lang siya ng saglit at babalik din agad. Ngunit walang nakalagay na eksaktong oras ng kanyang pagbalik. Nang makita ng mga magulang niya ang sulat na ito, agad silang nagpanik. At agad na nga silang nag-report sa pulisya matapos ng mahabang oras na hindi pa rin nakakauwi ang kanilang anak. Nang magsimula ang imbestigasyon, natagpuan nila ang cellphone na pagmamay-ari ng biktima sa isang beach sa Fujisawa City. Mga 20 kilometro ang layo mula sa apartment ni Takahiro. Ngunit di naman naimbestigahan si Takahiro dahil di alam ng mga otoridad na may koneksyon siya sa biktima. Noong araw na pumunta si Mizuki sa tinitirahan ni Takahiro, wala siyang kaalam-alam na may maitim na pala na plano sa kanya ang sospek. Pagkarating niya sa tirahan nito, ay binigyan siya ng maiinom at di niya alam na may halo na itong pampatulog. Dito na siya sinimulang pangsamantalahan at paslangin ng sospek. Kinuha niya din ang mahalagang gamit ng biktima. Makalipas lang ang ilang araw ay muli na naman siyang gumawa ng krimen. Ang pangalawang biktima ay si Kuriha Ishihara, 15 taong gulang. Inilarawan siyang mahusay na mag-aaral, isang aktibong miyembro ng komite ng mag-aaral sa kanyang mataas na paaralan. Miyembro din siya ng isang drama club at isang malaking tagahanga ng parehong anime at video games. Inilarawan siyang masiyahin at di makikitaan na ito ay may pinagdadaanan ng mga problema. Katulad ng unang biktima, agad nakuha ng sospek ang loob ni Kuriha. Nag-usap sila sa Twitter at napagkasunduan nila na magkita sa bahay ni Takahiro upang tulungan siya nito sa pagkitil ng kanyang buhay. Nang maghating gabi na, nag-alala na ang kanyang pamilya nang di pa siya umuwi. Agad nilang tinawagan ang paaralan, ngunit napag-alaman nila na hindi ito pumasok sa paaralan. Sinubukan din nilang tawagan ito, ngunit walang sumasagot sa kabilang linya.
at ang mga mensaheng pinapadala nila ay di nito nababasa. Base sa imbestigasyon, huli siyang nakita sa isang istasyon ng tren alas 7 ng gabi. Nang makarating si Kureha sa apartment ni Takahiro, nagsimula siyang makaramdam ng takot at sinabi na di niya na itutuloy ang nasabing plano. Ngunit di ito pinakinggan ng sospek at tulad sa unang biktima, agad siyang binigyan ng maiinom na may gamot na pampatulog. Pinagsamantalahan niya rin ito bago ito ibitin sa lubid na tila ba winakasan nito ang sarili niyang buhay. Matapos baslangin ang pangalawang biktima, kinuha nito ang pera sa wallet na hindi pa aabot sa $100. Noong ang mga kapulisan ay patuloy sa paghahanap sa unang biktima at tanging kaibigan lamang niya na si Shugo Shinaka lamang ang posibleng makabigay ng impormasyon sa kanila, ngunit sa di masabing kadahilanan, wala itong binigay na impormasyon sa mga otoridad. Hindi alam ng lahat na pati pala ito ay nahulog sa patibong ni Takahiro at naging pangatlong biktima nito. Sa kanyang pagpasok sa bahay nito, agad siya nitong inatake at sinakal hanggang siya ay malagutan ng hininga. Si Hinako Sarashina, 19 na taong gulang. Sinamantala niya ang depresyon ng biktima. At sa pagdating nito sa bahay ni Takahiro ay ginawa na niya ang kanilang pinagkasunduan. Gamit ang lubid, winakasan nito ang buhay ni Hinako. Tulad ng kinagawian, matapos niyang paslangin ang biktima, kinuha niya ang pera na $100 sa pitaka ng biktima. Si Hitomi Pojima, 26 years old, mula sa Saitama Prefecture. Nang umaga ng araw na iyon, kinansila niya ang nakatakdang pagkikita nila ng isang lalaking kaibigan at sinabi dito na may kikitain siyang kaibigan na nakilala niya sa Twitter. Nang maghating gabi na, nag-alala ang kanyang mga magulang nang di pa ito nakaka-uwi sa kanilang bahay. Agad nilang inireport sa kapulisan, ngunit huli na ang lahat dahil tanghali pa lang ng araw na iyon ay pinaslang na ito ng sospek. Makalipas lamang ang ilang araw, muli na namang naghanap si Takahiro ng susunod niyang biktima. Ang pamilya ng 17 years old na si Natsumi Kubo ay nag-alala nang tumawag ang paralan na di pumasok ang dalaga noong araw na iyon. Agad silang nag-report sa kapulisan at tinrack ang GPS ng kanyang cellphone. Makikita dito na ito ay nasa lugar kung saan malapit ang tirahan ni Takahiro na malalaman nila kalaunan. Sa mga oras na iyon ay wala pang nagsuspetsa kay Takahiro at di nila alam na siya ang gumagawa ng mga pagpaslang. September 27, isa pang 17 years old ang nai-report na di pumasok sa paaralan. Siya ay si Akari Suda. Nung araw bago ang kanyang pagkawala, nasabi ng kanyang mga kaklase na umalis siya sa kanilang group chat sa klase. Sinubukan ng mga pulis na matrace ang kanyang telepono at natagpuan nilang muli na tumigil ito sa paglabas ng signal sa paligid ng parehong lugar ng kay Natsumo Kubo. Si Kasumi Maruyama, 25 years old, ay nagtatrabaho sa isang convenience store. Tulad ng mga naunang biktima, ito ay may pinagdadaanan ding problema at nahulog sa patibong ng serial killer na si Takahiro. Ang mga pagpaslang ni Takahiro ay naging routine na para sa kanya at nagsimula na siyang mag-iwan ng mga mahalagang ebidensya ng mga mapaminsalang mensahe sa Twitter feed na magiging daan ng kanyang pagka-aresto. Si Aiko Tamura, 23 years old, ay nakatira sa Hachioji City. Siya ay nai-report na nawawala noong October 21 ng gabi. Maraming nangyari sa buhay ni Aiko na naging dahilan upang mahulog siya sa bitag ng sospek. Ang kanyang ina ay kumakailan lang na pumanaw na nagdulot ng matinding depresyon sa kanya. Naging libangan niya ang Twitter upang maghanap ng mga taong makakaintindi ng kanyang pinagdaraanan at dito niya nakilala si Takahiro. Matapos ang ilang beses na palitan ng mensahe ng sospek at ng biktima,
na pagkasunduan nilang magkita at isagawa ang pagwawakas ng buhay ng biktima sa tahanan ng sospek. Bago siya umalis, nagpaalam pa siya sa kanyang supervisor at nakakatandang kapatid na lalaki. Nabibisitahin niya lamang ang isang kaibigan. Nang siya ay makarating sa bahay ni Takahiro, agad siyang nakaramdam ng takot at sinabi na ayaw na niyang gawin ang kanilang napagkasunduan. Ngunit, nang akmang lalabas na si Aiko sa tahanan ng sospek, agad niya itong sinalakay. Nagawa pang manglaban ng biktima, ngunit na naig pa rin ang lakas ng sospek at sinalakay niya ito, pagkatapos ay ibinitin ito, katulad ng mga ginawa niya sa walong mga biktima. Hindi alam ni Takahiro na ipinaalam ni Aiko sa kanyang nakakatandang kapatid ang tungkol sa kanilang pagkikita. At nang hindi makabalik ang biktima ng gabing iyon, alam na ng kanyang kapatid kung saan siya hahanapin. Agad nitong chinek at binuksan ang Twitter account ni Aiko, dito niya natagpuan ang palitan ng mensahe ng dalawa. Agad siyang nakipagtulungan sa pulisya. Nasubaybayan nila ang kinaroroonan nito sa tulong ng mga CCTV at GPS at ito ay nasa Hachi Oji Station at Odakyo Odawara Lines, Subudai Station. Nakita din sa CCTV na naglalakad siya kasama ang isang lalaki at ito nga ay si Takahiro Shiraishi. Ang nakakatandang kapatid ni Aiko ay kumontak sa isang babaeng kaibigan upang gumawa ng fake account sa Twitter at sinumulang padalahan ng mensahe ang suspect upang kunin ang loob nito. Naging epektibo naman ito na pagkasunduan nilang magkita sa tahanan nito. Agad namang nakipag-cooperate ang kapatid ni Aiko sa mga kapulisan at sinabi ang kanyang mga plano at sumang-ayon ang mga ito. Agad silang pumunta sa tahanan ng suspect. Nang sila ay dumating sa bahay nito, kumatok sila at pinagbuksan naman sila ni Takahiro. Tinanong nila kung nasaan si Aiko at sinabi na ito ay nasa loob, nasa kanyang freezer. Nagulat ang mga kapulisan sa kanilang narinig. Agad silang pumasok at natagpuan nila ang tatlong cooler at limang naglalakihang storage crate. At ang lahat ng mga ito ay nakakalat sa buong apartment ni Takahiro. At ang ilan naman ay magkakapatong. At sobrang nakakasulasok ang mga amoy nito. Dahilan ang mga kapitbahay ay nagrereklamo na tungkol sa isang mabahong amoy na nagmumula sa apartment ni Takahiro ilang linggo nang nakakalipas. Ang natagpuan nila sa loob ng mga kahon ay ang pinaghiwa-hiwalay na parte ng katawan ng walong babae at isang lalaki. Isinailalim sa kustudiya ng kapulisan si Takahiro noong October 31, 2017. Si Yasushi Sugihara, isang propesor ng clinical psychology sa Kyoto University, ay nakakita ng isang nakakagulat na pattern sa paraan ng panghihikayat ni Takahiro sa kanyang mga biktima. Ang dahilan kung bakit siya matagumpay sa pag-akit ng kanyang mga biktima ay dahil gumagamit siya ng isang pamamaraan ng pagpapayo. Sinabi ni Yasushi na nakukuha ni Takahiro ang loob ng kanyang biktima sa pamamagitan ng pagkwento ng kanyang personal na impormasyon. Isang pamamaraan na ginagamit sa pagpapayo habang tumutulong sa pagpapataas ng interes sa kamatayan ng kanyang biktima. Sinuri ni Yasushi ang higit sa 200 na palitan ng mga mensahe sa pagitan ni Takahiro at ang kanyang mga biktima. Upang matiyak na hindi umatras ang mga biktima sa huling minuto, makikipagkita siya sa mga ito sa isang train station malapit sa bahay ng biktima. At mula roon, aayain niya ang mga ito patungo sa kanyang apartment. Gumagamit siya ng alak, tranquilizer at sleeping pills para pahinain ang kanyang mga biktima bago niya ito salakayin. Sinabi ni Takahiro sa isang panayam, "Nahirapan akong magpasya na gawin ito. Ngunit araw-araw naman akong gumagawa ng ilegal na bagay bilang bahagi ng aking trabaho noon bilang isang scout at napagtanto ko na magiging problema lang ito kung mahuli ako." Sinabi niya, bagamat may konting awa siya sa kanyang mga biktima, wala siyang gaanong pagsisisi sa mga ginawa niya sa kanila. Sinabi niya din na motibo niya sa kanyang krimen ay ang pagsamantalahan ang mga biktima at pagnakawan ang mga ito.
Kung hindi nila ako nahuli, wala akong pagsisisihan, sabi niya sa kanyang paglilitis. Sa panahon ng paglilitis, hindi ito naging madali katulad ng inaasahan ng mga tao. Sa kabila ng kalupitan ng paraan ng pagpaslang sa mga biktima, ngunit dahil ang usapin tungkol sa pagbibigay ng pahintulot ng mga biktima na wakasan ang kanilang buhay, iginiit ng mga abogado ni Takahiro na dahil ang mga biktima ay nagbigay ng kanilang pahintulot, dapat ay pababain ang ibibigay na hatol sa kanya. Ayon sa kanila, ang akusado ay pumaslang nang may pahintulot mula sa mga biktima at marahil ay wala ito sa tamang pag-iisip. Ngunit, ang mga sumunod na pangyayari ay gumulat sa lahat nang magbigay ng sariling testimonya si Takahiro, kung saan sinabi niya na ang mga biktima ay sinubukan pang lumaban para sa kanilang buhay bago niya ito paslangin. At nangangahulugan lamang na hindi sila totoong nagbigay ng pahintulot kay Takahiro. At sinabi sa hukom na wala kahit isa sa mga biktima niya na nagbigay ng pahintulot na wakasan ang kanilang buhay. December 15, 2020, si Takahiro Shiraishi ay nahatulan ng parusang kamatayan. Sa Japan, ang petsa ng paggawad ng kaparusahang kamatayan ay itinatago mula sa mismong kriminal pati na sa pamilya nito. Tanging sa umaga ng araw ng pagpitay lamang ipapaalam sa kanila. At hanggang ngayon, hinihintay pa rin niya ang araw para sa parusang kamatayan. Maraming salamat po everyone. Ako nga po pala si Myla at ito ang Miles Crime Story.